Dahil yung pinahan natin, corporate training, occupational safety, and health, OSH. Nagtap natin yung occupational training ng program ng ISTM. Okay. Mag-frame lang tayo kung sino Muslim dito. Wala naman, di ba? Ano Muslim? Okay, yung mga Kristiyano. Let us bow our heads and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank thee, your name. You have showered us with so much blessing and your presence. Continuously remind us of faithfulness and graciousness. Protect us always and be with us. This we ask through Christ our Lord. Amen. 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 So, good afternoon mga kasama. Good afternoon. So, welcome sa OHS training mga kasama. So, lahat ng bagay may first time. So, first time ko rito. Actually, sabi ng mga kasama kong safety, hindi daw dapat ganito yung module na meron tayo. Pero pag-aaralan din natin, sisikapin ko na may share sa inyo. Para naman maalaman din ninyo kung anong mayroon, kung kailan nagawa yung batas na yan. Kasi puro itong mga batas mga kasama, actually ang dapat is practitioner or consultant ang magsasabi nito. So kung ano man yung kakayanin ko mga kasama, pagpasensyaan nyo. So 1903 mga kasama, development of OHS in the Philippines. So ibig sabihin mga kasama, 1903, ibig sabihin ginagawa na yan, yung OHS na yan, occupational safety and health. Mga kasama, mas unaunawa ba mga kasama? Yes, so, noong 1908, ito Act, Employers Liability Act was instituted, requiring employers to compensate workers who were injured while performing their job. So, ibig sabihin nito mga kasama, noong 1908, mayroon na rin batas. Kung sakasakali lang, no? Kung sakasakali lang, no? For example, na nasugatan ka, whatever, napilayan ka sa trabaho, no? Babayaran yung araw mo, no? Pero sa atin dito, alam nyo na, no? Alam nyo na, no? Nasa batas yan mga kasama, ginawa noong 1908. At noong 1908 din, nagawa yung Bureau of Labor, no? Noong 1908 din mga kasama, nagawa rin yung Bureau of Labor. Work, so noong 1927, Workmen's Compensation Act number 3428 was passed. Providing payment of damages by the employer for illness. Ito na yun mga kasama, yung sinasabi ko nina. Kahit na ikaw halimbawa ay namatay, may bayad, no? So yung iba binabayaran, actually ito totoo naman yung mga kasama binabayaran. Pero alam niyo yun ang ginawa. Kinatakpong yan mga kasama. Ang nag-uusap niyan, lawyer to lawyer, no? Pre, tanggapin muna to. Salamat kumpare. Pare, tanggapin muna to. So ito, karapatan nyo yan mga kasama, no? Nasa batas yan, ginawa noong 1927. No, karapatan nyo na nabayaran yan. So, noong 1933, Bureau of Labor was named Department of Labor. So, noong 1933... Ito. Injury or death. Ito, marami yan nangyari dito sa ISBN. Noong hindi ko pa narinig ko na yung namatayan doon sa project natin. 25 years na sa ISBN, tama? 25 years na sa STN, pero wala pa nakamatay kasulti dito sa ano, site. So yung mas madalas nangyayari is mga illnesses or injury. Nasugatan, napuwing! Nasugatan, napuwing! During nang nagtatrabaho kayo sa STN, let's say nasagatan kayo. Pagsakat kayo yung tubo, nasugatan, ano. Karapatan nyo yun, mag-claim. Tulad ng ibang worker natin na nakuha sila. Diba? May sakit. May nakilala ba kayo na hindi pa nakuha? Wala ba? May mga tadati, wala, hindi na ako nagpapakita. So, karapatan nyo yun, kung na-injure kayo sa taas, hindi nagawa yung trabaho nyo. Pero may exception din ha. Kung na-injure kayo sa taas dahil sa kung kaya ko, wala yan. I-investigate yun. Sobrang malakas lang ang sumunta at sa injured. Actually, totoo yan mga kasama. No? Yung sa uli, pinagamot na rin yung safe mouth, pinagamot na siguro eh, pero dahil sa kuya ko inyo, bakit wala ka sa pwesto mo? Bakit doon ka? May
Galingan mo lang sa paliwanag. Pero yung nagtanong tayo, mas matalino sa inyo, wala ka rin. Wala, siguro naman sinabi totoo. Pumunta ko doon kasi may kailangan na ganda, totoo yun. Pero hindi mo kayang sagutin yung in-charge mo. Parang na ano ka, psychology, yung may ano ka doon. Hindi mo kayang paliwanag sa sarili mo. Yari, ito. Kung may karantado ang PIC, ginagano'n ka, gari ka doon. So, mas maganda, din niyo yung mga deployment kung saan kayo, panagutan ng PIC or safety. Maka may laban, no? Maka may laban kayo. Importante ito. Okay, importante yan. So, isulad niyo yan mga kasama, importante yan. Karapatan niyo yan, also, na 1987. Karapatan niyo yan. Workman's Compensation Act, number 3428. Pag may sakit kayo, magsabi kayo, ha? Isulat nyo yan, kahit yan lang yung... Siguro si boss, mapakialam sa inyo. Si boss, ang instruction niya, alagaan yung tao na. Ang biging problema lang is yung mga branches natin sa baba. Ayan, tandaan nyo. Hindi, wala akong sinasabi ng team yun. Ha? Amay yung mga sa baba niya. Malaman. Araw-araw ko nga ito muna sa meeting eh. Sabi ni boss, ito, pasan nyo sila ng benefits, bigyan nyo ng karapatan nila. Yan ang tumutulong sa akin palagi. Kasi naman sa kayo yun. Ha? Yan ang problema lang, yung mga branches niya. Yung sinasabi mo sino. Yung baga asikaso. Ha? Kahit papagkita niya may posto. Pusi, ano? Mapunta niyo siya sa Diyos. So, okay, diba? May ganun siyang tao kung saan. Sa trabaho na lang. Sa trabaho so, minsan hindi inaayos. Ha? Hindi inaayos. Kung sino man ang future doon. So, yan. Tama yan. Pwede nyo papakita sa photo. Huwag lang yung magkakang dumeriksa. Kung wala na kayong choice, pwede kayong dumeriksa. Sorry. Ako na kayong kasabi. Wala na kayong choice, nag-ibiyado na kayo, wala na, pwede kayong dumeriksa. Or, hindi ko yan price to, pero kung talagang hindi nabigay yung mga ano nyo, pwede kayong magpadole. Oo. Karapatan nyo yun. Karapatan nyo yun. Sultod. Hindi ko sinasabi na sigil kayo. Hindi kayo magduli. Ba't lang magduli? Ako, in-police ko kayo. Everyday, nagingi ako ng mga benefits nyo para matulungan kayo makatasan. So, kung hindi pa rin nakatasan, hindi ko na-advise to, pero kayo na. Ako nagawa ko ng part ko. Kayo naman. Ayun lang. Ito lang natin para mabilis. So, noong 1936, Commonwealth Act number 104 was passed. Ito ay ipinasa yung legislation directly joining management to ensure the promotion of OHS in the workplace, known as the first industrial safety law. So, industrial safety law pala ang munang tawag niyan. No? OHS. So, industrial pa pala. So, kahit sa industry pa pala mga kasama, mayroon na yan. No? Hindi lang sa construction. No? So, noong ito dito naman, 1945, Commonwealth Act number 696 was approved to include safety in the installation and operation of boilers and pressure vessels. Na ito mga kasama ganito, hindi na natin sabog yan, pressurized vessel, no? Sa mga barko yan, no? Sa mga barko, sa mga planta, no? Sa mga planta ng gasolina. No? So, noong 1948, Philippines became the first member of ILO. Ano ba yung ILO mga kasama? International Labor Organization, mga kasama. No? 1954, enactment of the Republic Act 1054, Free Emergency Medical and Dental Treatment Act. So marami na palang batas, mga kasama, na ginagawa para sa atin. No? Libre pa pala. Medical and Dental Treatment Act. Pero siyempre, marami ang hindi gumagawa niyan. Pero sa GenCon, mayroon sila niyan, mga kasama. Tayo lang yung wala. 1957, Bureau of Labor Standard was created. Ito, Bureau of Labor Standard was created. Siguro dual ito mga kasama. No? I presume dual ito. No? So noong 1959, tinatag naman yung SOPI. Ano ba yung SOPI mga kasama? No? Yung SOPI is Safety Organization of the Philippines Incorporated. No? Yung SOPI. Tandaan nyo yung SOPI mga kasama. Baka gusto nyo, kung sakali, isang araw, mag-training kayo, mahirap ang buhay ng SOPI. Safety Organization of the Philippines Incorporated. No? SOPI, piso. So ito na yung sinasabi ko, 1967. Yung atin na yung parang
sa construction. Kasi iba dito, hindi dapat lahat tapos natin eh. Kanya naman sir eh. So, dito na lang, sa tayo sa ulit siya. Dito na natin. Ito, safety and accident prevention of the year. Wala, hindi tayo yan eh. So, ito sa January, mga kasagyan ito, ibalik ko sir. Kasi meron tayong sinisilibrate fire prevention month, no? So, yung March, mga kasama, sinisilibrate natin yan, no? Ginagawa natin yung pre-practice natin, di ba? Fire prevention month yan, March, mga kasama. Ibang mga project, mayroon yan. Ginagawa natin yan, mga kasama, no? Parang earthquake drill, fire drill, no? Yun ang ginagawa natin sa buwan na to, mga kasama. Pero the rest, hindi na, no? So, nandito April, obligation, wala na obligation master, wala naman yan. Then, transportation, see, transportation, school, farm. Hindi natin concern yan, mga kasama, ng industry commerce, mines, holiday hazard, and homes, no? So, next sir, dito na lang tayo sa next page. Ito tama yung sir, pala, sorry. 1982, BLS was renamed BWC, no? So, ang BLS, mga kasama, is basic life support, mga kasama. Nandiyan yung nurse na pwedeng maging BLS, no? Siya yung magbibigay sa atin ng medical first aid kung sakaling nasugatan ka. Ano bang gagawin ko pag nasugatan ka? Hindi mo naman pwedeng pag nasugatan yung tao, mga kasama. Bawal na bawal. Buhatin, tulungan. Ang gagawin mo pag may kasama ka na nahulog, hindi mo pwedeng buhatin, tutulungan. Ay, tulungan ko, hindi pwede dahil baka madagdagan, mga kasama. Sila ang mga authorized na magbigay sa inyo niya. Oh, tatawag kayo ng basic life niya, sila Ma'am Joanne at saka si Ma'am Leigh. Trained sila niya. Renamed BWC. Bureau of Working Condition naman to, BWC. 1984, tripartite consultation was held to amend OHS rule 1410, construction safety. No? Itong 1989, mga kasama, noong 1989, first revision ng OHS, Occupational Safety and Health Standard. Marami lang kasing standard, mga kasama, yung iba to. Halimbawa, for example, ng mga revision ng standard, yung mga ginagamit natin PPE. No? Sa mga PPE natin, nag-i-improve sila. Dati, safety belt lang. Eh, si Pedro nahulog. Paganyan. Bali ang likod. Yung mga internal organ niya, basag-basag. Kasi, sige sir. Kasi, saan ako? Si Pedro nahulog. Dito, bali ang ribcage niya dito. Bali yung spinal, no? Pagpa ganyan naman, internal organ, parehas pa rin. Bakit pwede kang mabalda? Wala problema dyan, no? Ngayon, na-improve sila. Body harness ngayon, isang hook. Nalaman nila na nahuhulog pa rin yung tao. Ginawa ngayon nilang dalawa. Para pag akit mo, hanggang makarating ka sa taas. Hindi pwede mga kasama na pagdating mo sa taas. Hindi, magkakarga ka muna. Body harness ka dal. Mali yun. Yan yung sabi-sabi revision ng OHS. Lagi nilang nire-revise yan. Every time to time. Tripartite consultation workshop. Here to discuss to amend the rule 1310, 1030. Tapos 1998. 1998. Department order number 13 was issued. Tripartite Council on OHS in Construction Industry was created. Nila yung DO13 na kasama na tinatawag. Ito yung guidelines governing occupational safety in the construction industry. Mga kasama, nakasama na lang dyan. Yung libro niyan, ito yun, nasa, ito yan mga kasama. Wala akong maipapakita ng libro sa inyo. Ito yun. No? So, noong 1998, Memorandum Circular No. 2 Series of 1998, guidelines classifying hazardous and non-hazardous workplace. Marami kasi tayong mga trabaho dito mga kasama, classified hazardous and non-hazardous workplace. No? May hazardous, tayo non-hazardous mga kasama. No? Dito sa loob lang tayo eh. No? Saka wala tayong chemicals na totally na 100% na maging hazardous para sa inyo, mga kasama, no? So, noong 1999, ASPPI was organized. First General Assembly and Convention of Zone Accredited Safety Professionals was held.
din eh. Kaya nga. OHS legislation. Ang ito mga batas, Section 3 Philippine Constitution. The state shall afford full protection to labor. So, the state, mga kasama. So, ang gobyerno, no? Ang nagbibigay ng protection sa atin. Kaya mayroon silang dole, no? Shall entitled secure at tenure. Pati mga benefits natin, mga benefits, no? Kung kaya, sabi ni Sir Ralph, may karapatan kayo. Kanya sabi ko rin, yung karapatan ninyo, pwede nyo i-insure nandun sa nauna natin, na isinulat ninyo, no? And living wage, no? Condition of work and living, a living wage. OHS legislation. Book title. Medical, dental, occupational safety. Wala na po. Sir, tapos na to. Being enforced prior to promulgation. So, yan na kasama bago tayo ang pagtrabaho. So, ibig sabihin niyan, lagi tayo tinutulbags, okay? Importante na tayo ay magtulbags para alam ninyo yung safety protocol natin, no? Pagka mamaya, trabaho na kayo ng trabaho. Hindi kayo, nakakalimot na kayo. O, yun yung mga simpleng bagay na yan, mga kasama. Ano ba yun? Yan yung kailangan natin. Ito, general. Yung safety talaga, pinaglalaman nila to. Nung kumusta ng license ng ano. Safety, ay mahir, mahir. Ako nga, hindi ko pa alam yan eh. Ito yung pinaglalaman nila. Ay pumasok. Sino yun? Tara, pasok na, sige, wag ka mahiya. Hinahanap ka na lang. Ikaw nga hinahanap ko eh. Para dapat alam mo to, Brad. Importante sa ito, hindi mo alam yung karapatan mo. Pagka mamaya, mahihiya ka, no? Yung karapatan ninyo. No? Two, four, six, eight, ten, 12, 14, 16. Wala, yung kailangan to. CWC, yung regional office yan, regional office. Regional office. Yung mga namamahala sa atin. Ayun na yun. Every month may uulo-ulo sa yun. Kailangan si Rogelio. Magkano yung buwanan nila sa inyo? 8,000 po. 8,000. Hindi, 8,000. 8,000 sir. O, di ba? Every month may uulo-ulo ng pera. Wala kasi yung loan, hindi siya nag-loan. Kaya ang laki na, hindi siya nag-loan. Kaya isang beses, kaya ang laki na mong mali niya. Kaya natanggap niya. Kaya matanda na kayo. Yung pera na... Pinaglapan nyo nung nagtatrabaho kayo. Ang ganun ba? Pumapasok sa inyo yun every month. Matanda na lang. Hanggang di maubos-ubos yun. Ilang i-gastos sa ano, yung mas. Diba? May pera na kayo. Tapos mga hanap-hanap yung mayaman na. Ibigay pa sa inyo, diba? Ganun. Ayun eh. Retirement yung fund. Sa inyo yun. Mayroon na kayo pag matanda na, mga